So magandang araw sa mga kababayan at narito tayo sa ospital no dito sa Sigaboy, Gobernador Generoso Davao Oriental. So ngayon po mga kababayan ay na-emergency po at hindi ako nakapag-upload ngayon kasi ay na-emergency yung anak ko at na-admit sa ospital. Ito, pinsang ospital. So grabe po mga kababayan yung mga pagsubok sa buhay ko. No? So, hanggang ngayon mayroon, nandun naman, ospital naman yung anak ko. Sana po ay pag-pray nyo kami. Ang pamilya ko, anak ko. So, dito po kami ngayon sa ospital. Ayan po yung ospital, oh. Sa Gubjin. Ako ay pinahiram kami ng sasakyan ni Sir Bin Gutong. Emergency. At pinahiram kami ng sasakyan. So, napakalaking tulong to kasi galing pa kami ng Oregon dun sa ating bahay na pinagawa, no? Sana po ay pag-pray nyo kami. Sana ay gumaling na yung anak ko. Wala talaga tayong ibang lalapitan nito kundi Diyos. Diyos lang yung nakakalam bawat isa sa atin. So, samahan nyo ngayon ako mga kababayan sa aking pag-vlog. I-vlog ko na lang to para at least makita nyo din bakit hindi ako nakapag-upload, no? So, yun po mga kababayan at kunin natin yung mga gamit dito sa loob kasi bawal yung mag-vlog sa kwan loob ng hospital, mga bag. Mga diaper, kahirap ang buhay natin ngayon sabi mga pagsubok. May mga gamit doon sa loob ng hospital. So una at saka yung mga gamit ng asawa ko doon sa loob. So mahirap kasi mag-vlog doon sa kwan. Loob ng hospital. So dito lang tayo sa labas mag-antay-antay. Bawal kasi mag-video doon sa loob. So mabuti na at naka-video ako doon sa loob na saglit lang. So bawal kasi yan. Kahit saan ka mag-kwan, bawal ng mga doktor yan. Sa loob ng hospital mag-video. No? So dito tayo sa labas. Abang lang tayo dito. At ngayon, dalhin ko itong unan at saka bag. Madala akong bag. So, pag-pray niyo po ako, ang pamilya, no? Lalo na sa aming sanak ko. Pag-pray niyo lang ako, no? Galing ako dun sa loob, sabi ng doktor ay grabe daw lang lagnat ng bata. So, mabuti at nadala namin kagad sa ospital. Kaninang umaga, pinacheck up namin yan. Sabi kasi ng doktor doon sa Maykuan, Tibanban, sa poblasyon, na bukas 24 hours daw yung yung gamot, obserbahan. So parang tingin ko kanina na hindi na talaga kaya ng bata, kasi bata yun eh. Nangihina na yung mata. Tapos, nagdudumi, tapos na nagsuka, so nag-desisyon ako na wala tayong magawa nito, dalhin talaga natin ito sa hospital. Mabuti at pinahiram kami ng sasakyan na Sir Bin Gutong. So maraming salamat talaga Sir Bin sa pagtulong mo sa akin. No? So hindi dahil sa sasakyan na ito ay siguro napakalayo kasi yung Oregon dito. Siguro mga 1 hour and 30 minutes. So, mahirap pag walang sasakyan. Motor lang yung sinasakyan ko. So mahirap, may dala kaming unan, mga bag. So mabuti pinahiram kami dito. So doon ako sa loob, pumasok ako, sabi ng doktor, kinausap ako doon at tinanong ko siya, 39 daw. So mataas yung lagnat ng bata. Mabuti daw na bilis na dala ba. Kung hindi, delikado yung bata. So yun nga, sabi, yan ang sinabi ko, sana ay gumaling, ano, ipag-pray na lang nyo ako. Hirap nito, wala pa tayong pangano sa hospital, kasakit pa. So mahirap ang buhay natin ngayon. Inuulit ko palagi, may parino lang kami kasi Diyos lang talaga ang lapitan natin pag ganito yung mga sitwasyon na may mga pagsubok sa buhay. Walang ibang lapitan natin kung hindi Diyos, kasi nandiyan lang yung Diyos na palaging nakikita tayo, no?
So, matulungan niyo po ako na ipag-pray. Sana gumaling na yung anak ko. Kasi sabi ng doktor ay admit daw talaga, hindi pwede na hindi admit. So, grabe ng bata. So, kailangan i-admit. Sabi ng doktor. Ganun talaga ang buhay. May mga pagsubok. So, malampasan lang natin to. Yun po mga kababayan, gabi na. Ginabihan na kami ito sa ospital. At kailangan ko pa umuwi kasi kailangan doon na magamit ng sawa ko na magbantay sa kayong mama niya. Kuha ko ng gamit, habol, ulan at saka mga thermos dun sa Oregon. Uwi muna ako doon. At para mabili tayo ng mga kailangan ko sa ospital. So, kailangan ko muna uwi. Gabi na po mga kabayan dito. Ang oras natin dito ngayon ay alas 6 na. 6:20. Tabo Oriental. Ayan, hospital natin dito. So, kailangan natin ng kwan. Mga gamit dito sa hospital. So, wala kasi kaming dala sa sobrang pagmadali. So, yung mga gamit na iwan, yung mga thermos, i-admit kasi yung bata. Pero matagal pa to. Ilan araw kaya to. So, okay lang yan kahit ilang araw tayo dito. Basta gumaling lang yung anak, no? So, uwi muna kami po mga kababayan doon sa bahay. Abangan nyo doon sa pagdating ko doon sa bahay yung mga gamit. Iligpit natin yung mga gamit doon sa bahay. So, dala tayo ng mga thermos. So, tara po mga kababayan. Ito yung daan papunta doon sa amin. Doon sa Barangay Oregon. Ito yung poblasyon Tibanban. Gobernador Generoso, Davao Oriental, no? So, nakita nyo, napakaganda yung kalsada at kilid ng buwan, dagat. Pakita ko sa inyo mamaya po mga kababayan yung dagat doon sa unahan nito. Uwi kasi ako doon kayo sa bahay para makuha ko yung mga gamit doon sa ospital, ang gamit sa mga habol, ano, mga unan. So, kailangan kasi doon ng asawa ko yung mga gamit. So, mabuti talaga at may nagpahiram sa atin ng sasakyan. May masakyan tayo tulad nito gabi na. So, ikaw na. Wala nang ilaw yung kalsada. Madilim na. Sa inis lang yung makikita natin. May ilaw dyan sa kilid, nakita niyo po mga kababayan. Dagat po yan. Yan sa kilid. Yan. Kita ko sa inyo yung dagat, ha. Ito yung Barangay Monsirat. Siguro sa nakapunta dito ay napaka... nakikita natin, napakaganda tong lugar na to. Ito yung Monsirat natin, no? Barangay Monsirat. So ayan, dagat po yung mga kababayan, no? Kita dyan, dagat, ayan, no? May mga ilaw dun sa unahan, ayan, no? Ayan, mga sakayan yan para mga isda, ayan, no? Yung may mga ilaw. Mga ilaw na yan, ano yan, yung mga huli ng mga isda, ayun o, kita nyo yung mga ilaw lang, di yung pan, ayun o, kita yung dagat. So dito sa kilid yung kalsada, kailangan ko din umuwi kasi itong sasakyan gagamitin na to bukas. Siguro mamaya balik ako dito, magmotor na lang ako. Ilang yan, basta dumating natin sa kwan para roonan natin.
Kailangan ko sa iyo ito ng sasakyan gagamitin na bukas ng Serbin. So abang-abang doon sa pagdating ko doon sa bahay, no? Yun po mga kababayan, dumating na ako dito sa bahay. Malas pa, burn out. So, walang kurente, burn out, oh. Walang ilaw. Yung ilaw yung sasakyan, no? Walang ilaw dito. Mabuti, may mga aso ako dito. Dilim. Kanina lang, burn out naman sa burn out, umaga pa daw. Sabi na umaga pa daw kasi umalis kami kanina dito, alas... Ano lang ko, ano yung oras yun? Asa abrilik ko doon? Ito yung bahay. Napakadilim. Nanangot kasi dito. Ang ano ko lang, ispat. Ito yung gamit ko. Burnout kasi po mga kababayan. Kasi kailangan ko kumuha ng mga gamit dito sa panggamit ng ospital ito. Ito yung pagkain na dun sa ospital ko. Balhin ko. Ito yung gondalhin doon. Baon nila. Grabe eh, ng kurente. So yun po mga kababayan, at bumalik na ako doon sa ospital. Galing ako ng bahay, at ito po yung kalsada galing doon sa amin. So dumaan ako doon sa mayari ng sasakyan. Sabi kasi ng mayari na gamitin ko raw muna kasi may mga karga, so may mga thermos at saka yung mga gamit doon sa ospital, mga pagkain ng asawa ko, yan ang kasama niya ng pantay doon. So may dala ako, so hindi pwede magmotor. So sabi niya gamitin muna yung sasakyan, eh. So kaya ako ginamit muna yung sasakyan. Napakadilim, no? Ang oras natin dito ngayon sa Pilipinas ay alas 9 na ng gabi. So galing pa ako ng bahay. Sa bahay, burn out, walang kurente. Abang-abang doon sa pagdating ko doon sa ospital, pagbalik ko doon. So malapit na siguro mga 30 minutes ospital na. So ganito talaga ang mga pagsubok sa buhay. So kailangan natin lumaban at huwag kalimutan natin mag-pray, no? So ganun talaga ang buhay. May mga hamon sa buhay ba? So, kahirap pa yung mga kalsada, maraming mga bato. Bato, parang malabog to, ah. Parang pakibato, oh. Napakadilim, oh. Ito may puste, may ilaw. So yan na po mga kababayan, at nakabalik na tayo dito sa ospital. Ayan, oh. Sa harapan ko po ay ospital. Ayan, ayan. Balik na tayo dito. Ito sa labas. Ito po mga kababayan, at dito kami na ngayon sa loob ng ospital sa Sigaboy, no? Ito po yung anak ko. May naka-dextrose po. Ayan. Tulog. May dextrose. Ayan. Kasama sa dito. Na bata din. Ayan. Kakalinis yung hospital natin. Namin dito sa Lubdin. Ayan si Bibi Tyler. Nagpahinga. Tulog. Naka-dextrose.
asawa ko nakuhat na pa. Wala pa rito, wala pa tong tulog. Napagod na. Okay po mga kababayan, at maraming salamat sa mga viewers ng mga nilipunin skip ng ads. Maraming salamat po. At ipag-pray niyo po ako sa nalay lumaling na yung aking baby boy na si Ken Tyler. So dito ko na lang tataposin ang vlog na to kasi bawal po dito magtagal. So maraming salamat po at God bless ang lahat. Bye bye po.